Dito po sa Surigao del Sur ay napakalawak po ang ating kalupaan. Nandyan po ang ating kaniyugan, nandyan po ang ating kapalayan, at malawak din ang ating karagatan. Pero ang tanong, bakit mahihirap pa rin ang nagkatira dito po sa probinsya? Ano nga ba ang dahilan kung bakit patuloy pa rin tayong naghihirap kahit dito po sa atin sa probinsya, dito makukuha ang karamihan na ating mga pangangailangan? Dito po sa probinsya ay nasa 50% ang naghihirap na mga tao. Ano ba talaga ang kadahilanan bakit patuloy pa rin tayong naghihirap sa ating buhay? Yung iba ay nagsusumikap naman talaga para mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating pamilya. Pero bakit hindi pa rin natin makuha-kuha ang ating gusto? Isa sa pinagkukunan natin ng pagkain ay ang palay. Palay ang pangunahin nating pagkain sa atin dito po sa probinsya. At malawak naman din ang ating taniman ng palay. Bakit patuloy pa rin tayong naghihirap? Ano nga ba ang dahilan kung bakit ba tayo hindi nakapagtanim palagi ng ating produktong palay? Isa sa nakikita kong suliranin kung bakit patuloy pa rin tayong naghihirap. Katulad nito, ito po ay may bakante po tayong mga taniman ng palay na hindi nakapagtamnan. Ano ba ang dahilan? Bakit hindi po ito natamnan? Para lang to sa akin, ito po ang nakikita ko na malaking suliranin sa ating magsasaka. Kung bakit hindi po nakapagtanim ang ating mga magsasaka ng palay dahil wala po tayong irrigation. Wala po tayong supply ng tubig kaya hindi po nakapagsaka ang ating mga magsasaka ng palay. Kasi naghihintay lang po tayo ng ulan. Kapag hindi po umulan, hindi po tayo makapagtanim ng palay. Isa pa rin sa nakikita ko sa ating suliranin ay ang farm to market road. Wala po tayong mga daan sa ating mga kababayan na magsasaka. Hindi na po natin nakapagtamnan ng ating mga palayan doon po sa kalublooban dahil wala pong daan. Napakahirap puntahan kaya hindi po natin sila natamnan at nasasayang lang ang ating basakan doon dahil hindi na natamnan ng ating mga kababayan. Isa rin yan sa nakikita natin ang pahirap ng bawat isa. Nakikita ko rin ang kakulangan ng ating mga machine sa ating magsasaka. Kasi dito sa atin, kunti na lang po ang kalabaw. Hindi na po uso ang mag-araro ang kalabaw. Kaya may bago na po tayong mga kagamitan na pwede nating gamitin sa pagsasaka ng ating basakan o palayan. Ipaano? Kulang po tayo noon ng mga kagamitan. Marami na pong makabagong mga kagamitan, pero wala pa yan sa atin. Isa din yan sa pahirap sa ating mga magsasaka, kaya hindi po sila nakapagtanim. Isa rin sa nakikita kung kulang tayo ng finance, ang ating pag-araro ng ating palayan, kailangan po ng finance. Kasi wala po tayong magagamit ng mga salapi sa ating pagtatanim dahil kulang po tayo ng finance. Ang ginagawa natin, uutang tayo, pahumay. Ang dami nating pinupuntahan para makapagtanim lang po tayo at magkaroon po tayo ng puhunan para makapagtanim ng palay. Hindi pa nga nakapang-ani, ubos na ang ating supply na palay. Kasi nandun na lahat sa pahumay, sa utang, bayad utang na lang ang ating pinaghirapan. Ganun ba tayo sa ating pagsasaka
na lagi na lang tayong nawawalan. Ano bang nangyari sa atin kundi ang kahirapan dahil hindi po tayo nabigyan ng sapat na finance? Isa rin sa nakikita ko ang ating magsasaka ay kulang po sa kaalaman kung paano natin sakahin ang palayan natin. Minsan ang iba kulang po ng abono kasi wala pong finance. Kulang po ng pag-amuma, yung pag-aalaga ng palay. Minsan nadamuhan na at hindi na po talaga maganda ang kinalabasan ng kanilang tanim na palay dahil pinabayaan na nila. Sana dumating yung panahon na bawat isa ay mayroon po tayong gana na magsaka ng palayan dahil nandyan po lahat ang ating mga pangangailangan. Tayo po lahat magsama-sama at magkakaisa, malabanan natin ang kakulangan ng supply ng palay sa ating lalawigan dito po sa Surigao del Sur. At yung ating kahirapan ay matuldukan na kung tayo ay magsama-sama at magkaroon na po tayo ng ating mga dapat nating kakulangan ay matugunan. Mayroon na po tayong irrigation, farm to market road, mga makabagong machine, finance at kaalaman kung paano natin alagaan ang ating mga palay. Hindi ba maganda po iyan sa atin, sa bawat isa? Na ang kahirapan ay ating matuldukan. Nandyan na po ang ating mga dapat nating solusyonan pero hindi po natin ginawa. Kasi kulang po tayo ng finance. Kulang po tayo ng pagkakaisa at kulang po tayo sa ating pagtutulungan para masugpo po ang ating kahirapan. Kaya wag na tayong umasa. Nakaramihan natin ay naghihirap talaga. Dahil hindi po tayo nagpupursige na umangat ang ating buhay dahil lagi po tayong naghihintay kung ano lang ang ating mapupunta o ano lang ang dumating sa atin. Lagi lang po tayong naghihintay kung ano lang ang dumating sa atin. Hindi natin sinubukan na puntahan na tayo ay susuong sa ating gusto nating kunin. Huwag tayong mawala ng pag-asa, lalo na kapag hindi po tayo nakapagtapos sa ating pag-aaral at wala po tayong degree. O hindi po tayo nagiging isang professional. Kailangan po nating labanan ang kahirapan sa pamagitan ng tulong-tulong sa bawat isa para matuldukan ang kahirapan. Ang palay ay nasa atin na, ang paggawa lang ang kulang sa atin. Kaya kung nagustuhan nyo naman ang aking video na ito, huwag naman ninyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel dahil mayroon po kayong makukuhang kaalaman dito po sa akin. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye!